In this video, itutuloy lang natin yung ating discussion about percentile. Kung sa last video natin about ungroup data, so dito naman para naman sa group data. Okay? So ito yung magiging formula natin to compute for P sub K. So we have LCB sub P sub K plus C times the quantity NK all over 100 minus less than CF sub P sub K minus 1 all over F sub P sub K, where LCB P sub K, that is the lower class boundary of the P sub K class. Okay, so meron tayong tinatawag na P sub K class. Mamaya i-discuss natin siya sa example. Then C, yan yung class size, N, total number of observations, K, percentile of interest, and less than CF sub P sub K minus 1, that is the less than cumulative frequency of the class preceding the P sub K class, and F sub P sub K is the frequency of the P sub K class. Okay, so punta na tayo sa example natin para maintindihan natin tong percentile or formula ng percentile. Okay, so for example, meron tayong given frequency distribution dito. So ito yung class natin, 70 to 75 hanggang 118 to 123. Then ito yung corresponding frequency sa bawat class. Then ito yung total number of observations. So nakuha natin to kapag pinag-plus natin lahat to. Then nandito na rin yung less than cumulative frequency. Okay, kapag wala pa nito, hanapin nyo muna to. Madali lang naman since less than yan. So kung natatandaan nyo pa, magsisimula sa 2, then plus 7, that is 9, plus 20, 29, and so on hanggang 145. Okay? So gagamitin kasi natin yan, kaya kailangan meron tayong ganyan sa ating distribution. So hanapin natin or determine the 48th, 75th, and 90th percentile. Okay? So let's start with 48th percentile. Okay, so para mahanap natin yung P sub 40, iisa-isahin natin yung nasa formula. Okay? So dito sa formula, ang una nating hahanapin itong NK over 100. Ito kasi yung magtuturo sa atin kung nasaan yung P sub K class. Okay? So computing nga muna natin yung NK over 100. NK over 100. So ano nga ba ulit yung N? So sa given natin, ang N natin dito ay 145. So yung N ay 145, substitute lang. Tapos ano yung K natin? That is 40. So 40, then over 100. So ano yan? So, pag ikakalkyo natin, that is 145 times 40 all over 100. That is 58, sakto. Okay? So 58. Now, para saan tong 58, paano niya ituturo yung P sub K class? So ituturo niya yung P sub K class depende dito sa less than cumulative frequency. Okay, so dito tayo titingin saan dito yung lagpas or saan dito mapupunta yung 58. Okay, so dito titingin lang tayo kung aling number dito ang mas mataas sa 58 for the first time. Okay? So, meron tayo dito yung 50, mas mababa pa rin siya sa 58, at ang mas mataas sa ating 58 for the first time ay yung 89. So, dito sa 89, ito yung magiging P sub K class, yung 94 to 99. Okay? So, 94 to 99 yung ating P sub K class. Pwede nating isulat dito kasi meron pa tayong ibang example. So, hindi ko muna isusulat doon. So, 94 to 99 yung P sub K class. P sub 40th class. Okay? Next, ano naman yung sunod nating hahanapin dito sa ating formula? Ang sunod nating hahanapin, ito naman yung less than cumulative frequency ng P sub K minus 1. Ibig sabihin na ito, yung preceding. Okay? So, dito sa ating example, ang preceding ay itong 50. Okay? Kasi ito yung P sub K class natin, ito yung preceding niya, that is 50. So, ibig sabihin, yung less than CF P sub K minus 1, ayan yung 50. Okay? Then,
Next naman, nahanapin natin yung frequency naman. So, dito sa formula natin, ito naman yung F sub P sub K. Okay? So, for frequency, ang P sub K, that is, titingin tayo dito, alin ba dito yung frequency ng P sub K class? So, ito yung ating P sub K class, ito yung ating frequency which is 39. Okay? So, 39. Then, yung natitira, etong LCB tsaka C. So, yung LCB natin ng P sub K, titingin ulit tayo dito sa ating P sub K class. So, ito yung ating lower limit, 94. Magma-minus lang tayo ng 0.5 dyan, that is 93.5. So, 93.5. Then, for C naman, minus lang natin, 94 minus 88. That is, o kahit alin dito ha, 76 minus 70, mas madali, that is 6. Okay, so 6 yung ating class size. Okay, kahit saan dito pag minus mo ha, 82 minus 76, 6 pa rin yan. Okay, so na-lesson naman na yan sa frequency distribution. Okay, so kompleto na yung mga kailangan natin dito sa formula. Isa-substitute na lang natin yan. In practice, ang ginagawa natin, diretso na. Naka-substitute na agad. Pero pinakita ko muna sa inyo yung pagkakasunod-sunod ng mga dapat kunin bago natin i-substitute para hindi tayo nalilito. Okay? So, P sub 40, sinubstitute ko na yung K dito sa formula. 40 kasi ang K natin. Is equal sa lower class boundary, ito yon 93.5. Plus C, ito yon 6. Times NK over 100, ito yon 58. Minus, ito naman, ito yon yung 50. Over, ano yung frequency, ito yon 39. So, nagsasubstitute ka na lang, napakadali na lang yan. Tapos, kukumputin lang natin using calculator. Okay? So, kumputin natin yan. 93.5 plus 6 times the quantity, 58 minus 50. So, pwede nyo naman nang ipag-minus yan kung gusto nyo. Kung para hindi kayo mahirapan. So, 58 minus 50. So, pakita ko na lang din. Over 39. So, teka lang, sir. Yung 6 natin ay nasa labas. Tapos, dito sa calculator mo parang naiba. Nasa numerator na siya. So, okay lang naman yan. Okay, kahit nasa numerator siya. Kasi kapag ito, multiplication, sa numerator lang din naman ipupuesto. Okay, so same lang yan. Then, okay na. Click na lang natin yung equals. Then, fraction yung lumabas. Gawin nating decimal. So, we have 94.73076923. Then, kunin natin 2 decimals lang, 94.73. So, 94.73. Okay? So, ano ibig sabihin nito? This means that 40% of the data are less than or equal to 94.73. Okay, so ganyan lang siya kasimple computin yung percentile sa group data. Okay, so let's proceed with another example, yung 75th percentile naman. Okay, so let's have P sub 75. So again, unahin natin computin yung NK over 100. So, ano nga uli yung N? Yung N natin ay 145. 145 times yung K naman natin dito ay 75 na. All over 100. And this is equal to, so, computin natin, 145 times 75 all over 100. That is 108.75. So, we have 108.75. Then, hahanapin ulit natin sa given natin na frequency distribution kung saan sa less than cumulative frequency yung greater than 108.75 for the first time. So,
yan ay yung 116. So, ibig sabihin, ang ating piece of K class ay yung 100 to 105. So, yung piece of 75th class, yung 100 to 105. So, palatandaan yan. Okay? So, next, hanapin naman natin yung less than cumulative frequency ng P sub K minus 1. So, that is kung ito yung sa P sub K class, yung preceding niya, that is 89. Okay? So, we have 89. Then, yung frequency naman ng P sub K, that is frequency 27. So, 27. Then, yung lower class boundary ng P sub K, lower class boundary ng 100, lower limit ay 100. So, minus lang sa 0.5, that is 99.5. So, we have 99.5. Then, ang ating class size ay 6. Hindi naman nagbago yung given natin. Okay? Then, substitute na natin sa formula. So, we have P sub 75 is equal to, so, pakita ko uli yung guide. So, ito yung ating formula. So, lower class boundary muna, that is 99.5, plus class size, that is 6, times the quantity, NK over 100, that is 108.75. Huwag tayong mag-round off kapag nasa, nasa computation pa lang tayo. Palaging final answer ang pag-round off. Minus less than cumulative frequency, that is 89, all over frequency ng P sub K, that is 27. Then, gamitin uli natin yung power ng calculator. So, we have 99.5 plus 6 times the quantity 108.75. Again, pwede nyo nang computein to kung kaya. Pero kung hindi kaya, isulat nyo na lang sa calculator. So, minus 89 all over 27. By the way, huwag nyong kakalimutan lagyan ng parenthesis, ah. Open parenthesis and then close parenthesis. Ito. Okay? So, napakahalaga nyan. Then, equals 95 over 9 fraction. Gawin nating decimal. So, that is 103.88888 and so on. So, i-round off natin to decimal. That is 103.89. So, 103.89. Okay? So, this means, for interpretation, this means that 75% of the data are less than or equal to 103.89. Okay? So, ganyan lang kasimple mag-compute ng percentile sa group data. Then, we have number 3, yung P sub 90. Okay? So, hindi ko nakocomputein yun dito sa video na to. So, pwede nyo siyang gawin pang practice. So, computein nyo yung P sub 90. Tapos, tignan nyo na lang kung magiging tama yung sagot nyo. Okay? So, kayo na bahala mag-check nun. Okay? So, hanggang dito na lang para sa ating percentile ng group data.